Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping ka at mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa pinaka-latest update sa isang interview ni Mr. President Bongbong Marcos nga ho mga ka-action. At ito po ay nagsalita na at ang tanong ho natin dito kung kaya niya po paninindigan. Kasi alam ho natin ito si Mr. President is orong solong ho ito. Sa totoo lang po, wala pa itong isang pinangako na pinanindigan niya. Kaya ang bansag ho sa atin, ang bansag natin sa kanya, urong sulong at walang isang salita, walang paninindigan. So, ito po ay tungkol po sa umuugo nga po na kung i-approve ba ang nasabing resolusyon about sa pagsuporta ng ICC. Oo. No? So, ito ikakatwa po ito or ikalulundag ni Bato de la Rosa ang nasabing statement ni Mr. President Bongbong Marcos. Bago ho tayo magtuloy-tuloy, panoorin po muna natin ang video. Simple lang naman yung isyu yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Hindi tama para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manghimasok ang isang dayuhang grupo sa mga investigasyon patungkol sa mga isyu sa loob ng bansa. Partikular na dito ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Pangulong Marcos, may sariling judicial system ang bansa na maaaring humawak ng kaso. Ito ang pahayag ni PBBM sa inihaing resolusyon sa Kamara na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa dating Pangulo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin. Yung po ay malinaw na malinaw ho ang sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos. Okay, ang sabi niya, hindi tama na makikialam ang ibang lahi para imbestigahan ang nasabing drug unwar na pinatupad ni dating President Duterte. At mayroon po tayong sariling justice system. Ang galing. At mayroon ho tayong mga kapulisan na pwedeng mag-imbestiga sa mga nasabing kaso. Okay. Alam mo, Mr. President, tama po kayo. Hindi po talaga tama sana at nakakahiya po kung papakialaman ho tayo. Pero ang tanong ho natin dito, kung sakaling halimbawa ang ating mga kapulisan ang mag-imbestiga sa nasabing kaso, wala kayang magiging complaint? Magiging patas kaya ang batas? At kung sakali man sila ay mapatunayan na may nilabang, ang tanong ho namin dito, makukulong po ba sila? Kasi madalas ho namin makikita na kapag mayayaman at may impluwensyang tao ay hindi po nakukulong dahil maraming alibay. Perke may sakit, masama ang pakiramdam, etc. Kagaya ng nangyari sa nanay mo, di ba may kaso po yun? Nakulong ba? Hindi ho siya nakulong dahil sa masamang pakiramdam ang inalibay. Yun po ang tanong ho namin dito. Kung sakali halimbawa sila ay mapatunayan, kung makukulong ba sila sa loob ng Bilibid Prison? Sige nga po. At sana ho, paninindigan mo po yan. Sana ho hindi ka po umurong. Oo. Kasi marami ka na pong sinabi na kalaunan, binabawi mo lang. Oo. Manindigan ka, Mr. President. At kapag pinanindigan mo yan, mananatili sa maraming Pilipino na ikaw ay may tinatakpan. Oo. Dahil wala naman po kaming nakikitang mali kung pumasok ang ICC dito. Dahil yun na lang ho, sana ang tanging pag-asa ng mga pamilya ng nawalan na mahal sa buhay. Pero kung yan po ang naging desisyon mo, ikaw po ang masusunod. At tiyak po ito si Bato de la Rosa
lulundag po ito sa sobrang tuwa. Oo. Promise po yan, mga ka-action. Kayo po, ano po ang maging suggestion nyo? I-comment nyo lang po sa comment section para malaman ko kung ano-ano ang ating mga komento. Yan lang ho, mga ka-action, mga ka-campaign. Gin-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.